Alhamdulillah, salatu salamu ala Rasulillah, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Noong mga nakaraang episodes ay natalakay natin ang dalawang kondisyon upang matanggap ang mabuting gawain ng mga tao at ito ay ang ikhlas at ang mutaba'a. Merong mga bagay-bagay o mga gawain na lumalabag sa ikhlas at ito ay ang tinatawag na riya at ang suma'a. Ang riya ay ang paggawa natin ng mga mabuting gawain upang makita tayo ng ibang mga tao at hangaan tayo at ang suma'a ay ang paggawa natin ng mga mabuting gawain upang pag-usapan tayo ng mga tao. Sinasabi ng mga scholar na ang riya at ang sumua, kapag nahalo sa ating mga gawain, ay nawawalan ito ng silbi na tulad lamang ng isang tao na nagdala ng isang sakong buhangin sa kanyang paglalakbay na hindi nakakatulong sa kanya at nakakapagpabigat lamang sa kanya. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun, na kung sila ay magtatambal ay mawawalan ng silbi ang kanilang mga mabuting gawain. Ang riya at ang suma ay tinuturing na shirkul asgar, na bagaman shirk na maliit at hindi nagiging dahilan upang mawala sa Islam ang gumagawa nito, ay isang uri pa rin ng kasalanan na hindi mapapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala kung hindi magtatoba ang tao na gumagawa nito. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, inna allaha la yagfiru ayushaka bihi wa yagfiru ma duna dhalika liman yasha. Tunay na hindi mapapatawad ni Allah ang kasalanan na siya ay pagtatambalan, subalit mapapatawad niya ang iba pang mga kasalanan na gusto niyang patawarin. Ang riya, kapag dumating sa atin, ay dumarating sa iba't ibang mga pagkakataon. Minsan ay dumarating ito sa simula pa lamang ng ating mga gawain. At kung hindi natin ito paglalabanan, ay mawawala ng silbi ang gawain natin ito. Minsan naman ay dumarating ang riya sa pagkatapos na ng ating gawain at ito ay walang epekto sa ating gawain dahil naitala na ang ating gantimpala para sa gawain na iyon dahil ito ay natapos na. Subalit may mga pagkakataon na ang riya ay dumarating sa kalagitnaan ng ating mga mabuting gawain at ito ay mayroong dalawang kalagayan. Unang-una dito ay kung ang gawain natin na ito ay iisa lamang at magkasunod at may kinalaman sa isa't isa. At ikalawa ay kung ang dalawang gawain na ito ay magkaiba o kaya ang gawain na ito ay magkahiwalay. Sa unang pagkakataon na nabanggit o sa unang halimbawa ay ang sala. Na kung tayo ay nagsimula sa sala na tayo ay may ikhlas sa unang raka at ikalawang raka, tayo ay inabutan ng riya sa pangatlong raka, kung hindi natin ito paglalabanan ay mawawalan ng silbi ang buong sala na ito. At sa halimbawa ng mga bagay na magkahiwalay, ay ang halimbawa dito ay ang pagbibigay natin ng sadaka sa unang pagkakataon na mayroong ikhlas. At sa pangalawang pagkakataon ay mayroon ng riya at hindi natin ito pinaglabanan. Ang unang sadaka ay matatanggap, sabalit ang pangalawang sadaka ay hindi matatanggap dahil ito ay may halo ng riya. Kaya nga tayo bilang mga Muslim, tuwing nang darating sa atin ang riya ay alalahanin natin ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, na hindi tayo pinag-utusan ni Allah na gumawa ng mga pagsamba liban na lamang na meron tayong taos-puso na layunin na gawin ang pabuting gawain na ito. At gayon din ilalahanin natin ang dua na itinuro sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an wa ana a'lam. O Allah, ako ay nagpapakupkup sa iyo na ikaw ay pagtatambalan ko ng anumang bagay at ito ay aking nalalaman. Wastagfiru ka lima la alam. At ako ay naghihingi ng kapatawaran sa iyo sa mga pagtatambal na aking mga gawa na aking nalalaman. Dahil sa ang riya at ang suma o ang pagsasagawa ng mga bagay-bagay ng hindi dalisay, alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala ay dumarating sa atin na minsan ay ating sinasadya at minsan ay hindi natin nalalaman o napapansin. At ito ang maiksing nating mensahe para sa araw nito. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.